Ba ho ang ref nyo? Bumili ng Everest Refrigerators with odor control filter that helps absorb impurities and odors to keep food smelling fresh always. Mmm, amoy bagong luto ah! Sarap! Everest Refrigerators, fresh smelling food always. Everest Refrigerators with odor control filter helps keep food fresh smelling always. Available in leading appliance centers nationwide. Mas girl pa sa'yo ang boyfriend mo. I-talk to Papa na. Grabe, natakot ako. Bakit, bakit? Alam ko Ghostbuster. Hindi, yan ang bago ng, ano, ng Four of Spades. Nagabalik po ang Talk to Papa, mga kapuso. At sa ating mga kabarangay, live tayo sa Facebook page ng Barangay, Barangay LS971. Nako, yung mga nakikinig sa atin sa live streaming at www.gmanetwork.com/radio. Miss me, at yung mga kapuso natin, GMA Pinoy TV, mga nakikinig din sa atin. Good morning sa inyo, mga nasa US. Magandang umaga po sa inyo at magandang hapon dito sa Pilipinas. Balikan natin ang ating, ito, gaya ng pangako natin kanina, meron tayong bisita. Yes, nako, mga kabarangay. Ngayon, if ever nanonood na po kayo sa ating Facebook Live, naku, makikita nyo ang dalawa sa pinaka makinang na bituin, mga kabarangay, sa showbiz right now. Alright, naku, mga kabarangay, kasama po natin ngayon sa Talk to Baba. Please welcome, it's Ruru Madrid and Aras Agustin. Ruru Ara. Grabe. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Mga kabarangay, may balita itong dalawa sa atin. Magsasama sila for a special project. Magsasama. Why not? Nagkaroon ng issue tuloy. Naku, magsasama na doon kayong dalawa. Magkatrabaho lang. Ah, katrabaho. Maganda yung nililinaw natin. Meron kayong magandang balita para sa ating mga kapuso, Ruru and Ara. Ayan, this coming Saturday, mapapanood niyo po kami sa Magpakailanman. Yun po yung storya ni Renson Embradura. Ito po yung takbo ng buhay ko, the Renson Embradura story. So, ayun po, siya po, si Renson yung, ano, yung one-legged guy na maging runner. Tapos, kumbaga hindi napigilan ng mga pangarap sa buhay yung disability niya. Oo, parang sabi dito, dinidiscourage daw ng family mismo. Yes, family mismo. Especially yung dad niya. Sure. Diba? I'm trying to imagine kung paano sumali siya dun sa takbuhan tapos one-legged lang siya. And then pinortray mo yung character. Paano yun? Gano'ng kahirap yun? Sobrang hirap. Well, honestly, talagang hindi ko expect na kakayanin ko yun. Dahil, okay. Syempre, the whole time, isang paa lang yung ginagamit. Nangalay yung left. Sobrang nangalay. Tapos, actually, hanggang ngayon, hindi ko siya... Naigalang? Hindi. So, ano yun? Putol ba talaga yung paa niya? Yes. Putol. Wow. Aksidente ba to? Pagkabata? Paano? Pagkabata pa lang, di ba? Oh, okay. Pagkabata pa lang yun. Story ng PWD, mga so, pa. Yun, isang paa lang ginagamit ko kaliwa, tapos tumatak naka, ko. Naka, may yes, saklay siya. Saklay naman. Okay. May saklay naman. Pero mahirap. Hirap-hirap ng ginawa namin dun. Mm-hmm. Tapos, hanggang ngayon, may sakit pa rin pagka napipindot yun, masalit ko dito sa kaliwa. Mm-hmm. Kaliwan leg. Sobrang hirap pa rin kasi wow. Yung nangalay. So, na-meet mo talaga si, ano, si Renson? Yes, totoo. Sobrang, ano niya, sobrang bait. Mm-hmm. At talagang nagpapakwento ako sa kanya dun sa mga experiences sa mga marathons na nasabihan niya. Kasi as we try to read itong mismong story niya, family niya mismo yung nadi-discourage sa kanya kasi hindi mo kaya or baka ibuli ka lang ng ibang tao. Yes. So, nung pinortray mo yung character, ano yung naramdaman mo mismo dun sa story at sa character itself? Yeah, well, actually, talagang nakakalungkot dahil syempre, para bang may gusto kong abutin pangarap pero may pumipigil sa'yo. Okay. And yung pamilya mo pa, kung sino dapat na sumuporto sa'yo, di ba? Mm-hmm. So, nakakalungkot isipin pero
si Renson hindi siya nagpapigil doon sa mga pagsubok na yun. Kumbaga, yeah, yung mga sinasabi ng ibang tao. Sa mga balakid na yun. Yung balakid. Kumbaga siya, talagang pinagpatuloy niya pa rin yung mga pangarap niya para maabot niya. At sabi dito, panglima daw sa magkakapatid si Renson dito. Yes. Mm-hmm. Panglima sa magkakapatid. And Ruru is playing Renson, mga kapuso. At si Ara naman, Ara, anong ginagampanan mo dito? The character's name is Trisha. So si Trisha yung dumaan na girl sa life niya. Excuse me, padaan na. Dumaan, hindi huminto? Kasi, ayaw may spoil yung mayar. Pero yun, siya yung, naging parte siya ng life ni Renson for a while. Yes, and then yung pinaka-daring na nagawa. Daring? Ay, grabe to. Nakadawad pa ka ba? Nagdala yung isip ako dito. Naging supportive ka ba rito? May pagkakataon ba na tinulungan mo siya sa ano? Sa pagtakbo niya? Pagtakbo? You want to offer your other leg? Emotional. Hindi naman physical. Emotional support. Nice. Napaka-importante yun. Like for example, yung family niya din na-discourage siya. At may isang babae na tatayo para sa kanya. Yes. Mm-hmm. Diba? Anong pinagkaiba ng Tururo sa compare sa ibang story, di ba? Madalas na rin tayo nakakatagpo ng mga ganun yung story. PWD. Yeah. Challenges. Sa'yo, anong pagkakaiba nito sa story natin ngayon, yung takbo ng buhay ko? Well, masasabi ko kasi na itong kay Renson talagang mahirap. Well, actually, lahat naman sila talaga mahirap yung pinagdadaanan nila. Pero si Renson niya, yun, kumbaga, usually, yung pamilya nga yung tumutulong or sumusuporta para dun sa maabot yung pangarap, di ba? Pero dito sa sitwasyon niya, yung pamilya pa niya yung nagbababa sa kanya. Pero yun niya, dun niya napatunayan, doon napatunayan ni Renson sa sarili niya na kaya niya kahit na siya lang mag-isa. You know what, Ruru, marami sa atin mga kabarangay na makaka-relate talaga sa ganitong klase ng story, like mga PWD o yung isang simpleng tao, normal na tao, pero nagdadalawang isip na abutin yung pangarap nila. Yes. Ikaw, isa sa mga hinahangaan na aktor ngayon, anong pwedeng advice na ibigay mo sa kanila? Sa mga nangangarap. Medyo tagilid, hindi yung self-confidence. Yeah. Well, ako kasi honestly, napagdaanan ko rin yan. Napakarami kong rejections na natanggap sa buhay. Sobrang hindi ko in-expect na makakaabot ako sa punto ng buhay ko na ganito, na unti-unti ko natutupad yung mga pangarap ko. Ano lang, hindi ako nag-give up. Talagang kahit na napakaraming nagsasabi sa akin na hindi mo matutupad mga pangarap mo, wala kang mararating sa buhay, hindi ko masyado ininde yun. Kumbaga, tinayin ko siya in a good way para mas mapush ako na maabot ko yung mga pangarap ko. Mismo yan. Anong pakiramdam mo nung binigay sa'yo yung role na ito? Nung tinanong ko kung ano yung magiging story, nung nalaman ko yan, tapos may sinad silang video sa akin, sabi ko, sobrang inspiring. Okay. Talagang nagdalawang isip ka ba na ano na tanggapin na medyo nagtaka lang ako paano gagawin sa isang leg ko. Ikokroma ba? Babalik na lang, di ba? Ay tutupin. Paano kaya nakatupi na lang all throughout the tinutupi ko. Ang tupi mo. Yes, yung iba kinokroma. Okay. Paminsan ganun. So, medyo mahirap talaga kasi isang pa lang ginaya. Pero yun, hindi nga ako nagdalawang isip na tanggapin tong storya to dahil napakaganda naman talaga. Yes. May nagtatanong dito sa Facebook, yung fan run daw dito. Oh. Nung tumakbo ka ba daw sa fan run, ay masaya ka ba daw? Fun eh. Ang saya eh. Pero isa pa dun sa highlight ng story ay yung character ni Trisha. Probably yung iba, yung mga PWD, nag-iisip na wag na lang ako pumasok sa ganitong klaseng relasyon. Yes. Kasi walang tatanggap sa akin. Oh, yeah, diba? Mahihirapan ako. Yes. Ganyan. As yung character ni Trisha, anong pwedeng advice na ibibigay mo sa kanila? Kasi lalo na sa mga girls, basta yung mga guys, stay true to yourself lang. And hindi naman yun hindi naman yun limitation or hindrance para magkaroon ng magandang relationship. As long as alam mo yung deserve mo, yun. Yeah. Mm. As long as alam mo mamahalin ka ng sobra. Nice. Tsaka yung pagtanggap, kung sino ka, kung ano yung pagkukulang mo, pupunoy na lang hindi yung pagmamahal. Hindi naman porket kulang ka sa leg, ibig sabihin hindi ka na
mamahalin ng isang tao. Kasi yung mga tao nandiyan naman eh, kumpleto ka, kulang ka, may masasabi at masasabi pa rin yung mga tao. Yeah. Wag lang talaga kulang sa utak. Ganyan. Okay pa yung kulang sa leg eh. Kulang sa utak. Yes. Yung malala actually. Ara, sino mga makasama natin dito? Makasama po namin dito si Kuya Gardo Versosa, Isay Alvarez, Rob Moya, Kyle Vergara, Jenzel Angeles, Julius Miguel, and Ray Talosig. Alright, so again, invite natin yung mga listeners natin this coming Saturday, right? Ayun, mga kapuso, inanayahan po namin kay lahat na manood po na magpakailanman. Takbo ng buhay ko, The Rens and Embradura Story, and syempre directed by Sunday Pinasaya, third year anniversary na rin namin. So, I hope mapanood niyo po ito yung gagawin namin. And malapit na yung gagawin namin Barangay 143, the first animated series na gagawin dito sa GMA. Ayos yung title. Sa character ka doon, no? It's the same voice na meron ka ngayon. Yes. Talagang ganito ang boses ko po. Sakto-sakto, babalik si Ruru dito. Barangay 143 yan eh. Yeah, no, alright, nice. Ara, this is the first yata na ginawang anime ng Filipino yung mga gumawa talaga. For TV talaga. Ara, yung mga shows mo? Same, in-invite ko kayong lahat na manood ng The Cure. Magtatapos na. At Bubble Gang, that's every Friday, 10:30 p.m. as well as Taste Manila, that's on GMA Network. Wait, nga pala, Taste Manila. Online exclusive. Oo nga eh! Yung ginagas niya, Ara eh. Parang napanood ko si, sa isa ko napanood si Ruru eh. Oo, yung kay Sa Thousand Air. Sa Thousand Air, tama. Thousand Air, ginagawa. Buti pa doon, ginagas ako. Sa Taste Manila doon. Wala na ako na rin. Ako may issue na to. Pero marami salamat, Ruru. Thank you po. Alright. Ako mga barangay, tuloy-tuloy po ating kwento na usabay. Isang panibagong karakter natin mga kasama. Kikilalanin po natin siya sa One Day in My Life. Magkabalik po ang programa mo. Ito ang Talk to Papa dito lamang sa Barangay alas 97.1. Tugstuga na! Salamat po sa lahat ng sumama. Sa mga nagaya po mag-Dota game. alam na. Nagaya mag-Dota sa kanya. Alam na, alam ha. Nagaya mag-Dota. Mabuta pa kayo sa baba.